Hindi pwedeng basta sorry lang. Yan ang sabi ng ilang UP alumni na naisama sa maling listahan ng AFP bilang mga miyembro raw ng NPA. Pumalag din ang iba pang universidad na tinukoy na pugad ng NPA recruitment. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Inalmahan ng apat na universidad sa Maynila ang alegasyon ni NDF-ELGAC spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade na ginagawa silang recruitment site ng CPP-NPA. Sa inilabas na joint statement ng pamunaan ng Ateneo de Manila University, De La Salle University, Far Eastern University at University of Santo Tomas, tinawag nilang irresponsable at walang basihan ang akusasyon ni Parlade. Hindi umano nila kinukonsinte ang recruitment activities ng NPA o anumang kilusang naglalayong pabaksakin ng gobyerno. Pumalag din ng ilang alumni ng University of the Philippines sa pagsama sa kanila ng AFP sa listahan ng mga nadakip o napatay na miyembro umano ng rebeldeng grupo. Kalaunay, binura rin ng AFP ang Facebook post na ito. Inamin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na mali ang listahan. Humingi na ng tawad ang AFP at sinabing iimbestigahan nila kung paano lumabas ang nasabing listahan. Mananagot din umano ang mga nag-post nito. Pero para sa abogado at dating Government Peace Panel Chair Alex Padilla, hindi sapat ang sorry lang. Napasama si Padilla sa listahan kahit na siya ay dating opisyal ng gobyerno. While I appreciate the statement coming from the AFP Information Management Center, it is not enough. No? Unang-una, hindi naman kami pinadalan bawat isa sa amin ang apology, which I think we deserve from the AFP. Pangalawa, it wasn't enough dahil ang sabi nila doon, they apologize for the inconsistency. Anong inconsistency pinag-uusapan dito? Outright kasinungalingan ang nangyari dito. Walang inconsistency, it was lies, false news, no? Balak ni Padilla at iba pang UP alumni na magsampa ng kasong cyber libel sa AFP personnel na nagpakalat ng maling impormasyon. Sa dami-dami ng pera na pinubuhos natin sa AFP, yung kanilang intelligence fund, they came out with a list that was 40 years old. 40 years old, pero mo yun, sana itigil ng ating pamahalaan na mag-red tag na tatawagin na lang kung sino-sino, NPA o komunista, na hindi naiisip no, na kung ano ang peligro nito sa mga buhay ng mga tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.